Sabi po, we're too busy to read the Bible. Too busy to wait and pray. Too busy to speak out kindly to someone who passes by the way. We are too busy working and worrying to think of the life to come. We are too busy building earthly mansions to plan for the heaven above. Too busy to help a brother who faces trials and suffering wounds. Too busy to share his burden. No time, I'm busy, you know. Too busy for all that is holy on earth beneath the sky. Too busy to serve the Master, but not too busy to die. Parang, bakit nga kaya ganun? We're too busy sa maraming bagay, pero we're not too busy to die. Hindi tayo masyadong nakakabala kapag daw mamatay. Kanina ng umaga, yung isang member din ng simbahan, na maalam din, while sleeping, na experience yung heart attack.
So, sabi ko nga, hindi pa ako natatapos sa isa. May kasalad ulit. Kaya ang biruan ko sa church, lahat daw po na nagpapa-pray, tinatanggal na yung pangalan nila. Pastor, huwag mo na ako ipag-pray. Kasi lahat daw yung pinag-pray ko, nababawasan na. Kaya sabi ng iba, Pastor, magaling na po ako. Galing ng Panginoon, ako po'y pinagaling. Pero ang totoo, parang natakot yung iba. Kasi isa-isa sila natatanggal sa listahan ng pinag-pinapanala. Sabi po, Penasintas Espanto, a mother, a wife, a friend. She was born, she lived, she died, she went home to a place prepared for her. We all go through the cycle of birth, life and death, because it's automatic. Yet, it takes a willful decision on our parts to go home to a place prepared for us. Marami sa atin ang gustong makarating sa kalangitan. Pero, gulat kapag nangyari na ang araw na yun. Of death, the Bible tells us, there is a time and a reason for everything under the sun. A time to laugh and a time to cry. A time to hope and a time to give up. A time for joy and a time for pain. A time to be born and a time to die. The one experience that is common to all of us is death. Kahit gaan nakakatagal ng buhay, dito pa rin ang nagyanan natin. No? We are not here para po ipagpasalamat na ng Linomatay. Hindi po. Tayo narito para ipagpasalamat yung buhay na pinairam ng Diyos sa kanyang anak na naging blessing sa kanyang whole family. So, hindi tayo natutuwa dahil Linomatay. Pero tayo natutuwa dahil yung buhay na pinairam ng Diyos naging blessing sa bawat isa. The scripture tells us that there is a way that seems right to a person, but the end of it is death. Kahit gaano makakisig ngayon, kahit gaano makaganda, dahil ngayon panahon, lahat tayo pupunta rin dito. Sabi nga ni isang magandang pastor na kilala ko, so lahat nasakyan ko na po. Kaya hindi pa po ako nakakasakal ng nakahiga at may umiiyak sa likuran mo. Ang sabi ko, Pastor, huwag mo na pangarapin muna. Pero hindi. Sino ba ang kakaalam na someday, we will all die? It should be of utmost importance that we live in such a way that in the end of our life, we would not have been here today. Nabuhay tayo na may kahulugan, mabuhay tayo ng may kahulugan. The only thing that we can take out of this world is what we have given away. For that is how Jesus said, to lay up treasures in heaven. If we have not loved and have given, then our living has been in vain. Kung wala tayong na-touch na buhay ng tao habang tayo buhay pa, para kung kayo nabubuhay ng walang kahulugan. Parang hindi ka nabuhay ng meaningful life sa mundong ito. Yung mga matay ka na wala mo lang nakaanaman sa'yo. Diba? One time, nag-visit ako kay Dr. Bert Polisco, isang member din ng church. Doon sa kanyang higaan sa St. Luke's. Ang sabi niya, Pastor, now, iiyakan ka. Pero after a week, kakalimutan. Yun ang masakit. Pero, kung ang buhay mo ay naging buhay na puno ng kahulugan, mamatay man ako ngayon, alam ko, buhay pa rin ako sa puso. Ang aking pamilya, sa aking buhay. Death is closer to all of us than we think it is. If you had to meet it today and your life would be over this afternoon, would you be happy with the life you have? Marami ngayon ang inaalala yung kanyang itsura. Diba? Ano bang kukulay ko sa kuko? After ganitong service na ito, pag-uwi ko, may kakainin ko ako.
Parang ganun lang umiikot ang mundo natin. Pero wala man lang isa sa atin daw na ang tingin ay yung buhay ko kailangan maging makulong. Death is significant because only because it marks the end of our opportunity to have an effect upon others for the sake of Jesus Christ. Jesus tells us that there are but two roads in this life. Yung narrow road at saka yung one. A life will live and a life blessed by God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ako po yung pag-aaral ako na lalaman. Tawag sa amin lalaman. So, hindi sa inyo kaalaman. Noong mga bata ako, mag-teenager ako, alam naman yung pinang design ng game na to. Mahilig ako pumunta sa The Spines. Kasi, iba sa analysis yung mga analysis. So, pupunta ako doon para sa inyo, para makita yung mga insekto, alam naman natin na pinipak sa insekto, pinipak sa jetsa. Noong isang bakasyon ko, pumunta ako dito, meron akong na-discover yung isang dito, si Ante Lisa is blood genesis. Ang tatay ko yun po ay isang blood genesis. Agriculturalist, kasi ito yung name, blood genesis. So, nahawa ako po yung genetics. So, nandun yung mga somehow, yung mga chromosomes, mga cycles, mga science. So, yung ano yung technical dito. So, habang wala ko sila ati, si Lola Mami yung pag-usap ko. So, pag meron akong nababasa ang interesado ko, sa libro na yun, doon ko na natunan yung mga ka-earn na doon sa pa-identical twins. So, hindi pala yun nagagaling out of nowhere. Nagagaling pala yun sa mga pamilya. Sa libro, in-study ko na doon. So, pag nandun po sila sa akin, mga sila ako, nasa nagtatrabaho, siya po yung kausap ko. And siya rin po yung nagbabalidate ng mga, halimbawa, yung pinaka-interesado ko is nagbibilang ako gano'n. Tapos sabi ko, nagnamami ba't gano'n? Sabi ko gano'n, di ba 9 months? Tapos parang ako. Oo, tapos sabi ko, bakit hindi yung family? So, in-explain ko. Marami siya na-explain ko pa sa ngayon. At siya yung talagang kausap ko doon. Aside from kay Uncle, na siya rin yung nagtuturo ng mga science stuff. So, anong lesson dito sa akin? Ngayon, pinaga ang respondo sa, syempre, sa social science, sinasabi sa akin, si Kenneth Coco. Social science, sa literature, sa humanities, si Lolo, si Uncle, physicist, si Papa, businessman, sa agriculture. Pero, yung mga unsound heroes, hindi nga naman. Si Lola Mami, nagsistay siya sa bahay ng matagal. Pero, kung titignan ko ngayon, siya yung isa sa mga contributor ko bakit po na po, bakit ako hindi na sa siya. At siya rin yung isa sa mga tao ko, nag-validate ko ano yung pinakamangangit ko. So, sa bawat araw ng mga anghelo, ang Lola, o Lolo, o ang magulang mo, huwag ninyo kakalimutan yan. Kasi sa bawat episode sa buhay, maging siyensya man, o yung mga episode sa buhay mo, ito yung pagbubuo kong sino ka. Ngayon si Pap, sila ang uncle, naging sila ko sila si Pap. At ako naging ako na sila si Pap. Hindi lang sa mga sa pagbulan ko. Kasi, we weren't, we knew that this is not the first time that I've been in town, but that's not the reason. I'm here to say, first, let's go ahead and practice.
screamed her message to us. Yung last message. It's out. Sorry, she sent this to us to Auntie Lena during the week of my birthday. So sabi niya, hello, belated birthday greetings, Aiga. May you have more birthdays come. Kamusta na kayo? Sana ay mabuti ang bigay niyo at wala may sakit. Medyo atrasado ang pagkinog ng rambutan na yun, pati sa mga kapitla. And then, at the time I was reading it, well, I read it again, like, this week, and my friend told me that. I was thinking during the time that I read this, akala ko atrasado means parang prodete. And then, when I read it to my friend, she said na, hindi, that means delayed. And then, thinking about it meant something. Actually, a week ago, I was feeling my dad's presence. And I was wondering, bakit ko siya, I kept on saying na, nandito si Papa, I can feel him. And I was wondering, why is it? That's under impression. Lala mami will be okay na from the messages. So going back to the message, we're glad and thankful I can move around and watch TV with the help of a walker and support from your aunties. I hope you are all happy in your profession and roles. To your mama as a full-time mother and manager. Be happy, loving, and sweet-tempered. Also understanding, patient, and forgiving others' mistakes and slips. That's filial love for family and others. Always be thankful for all of God's love and blessings. Hindi ito sermon, lawless reminders of. We may be far from one another, but you are always in our thoughts and prayers. Bye for now. Love from Lola Mommy with Ati San, Dana, and Dinsa. And actually, when I read this, sobrang kinabahan ako kasi it sounded like she's gonna go. That's the first part of thought that I had. And every time, like, I get messages, this past couple of weeks, I sometimes have a small worry that it would be a message like that. Nag-handing ako doon. Nag-handing na kami sa mga surprise deaths. So, and then when I read it, I guess my reaction was just, I was just quiet and stuck with myself. The past few days or hours have been on and off, sad, crying, and not feeling peaceful. Definitely less hard than losing my dad, but of course, the pain of losing my loved one. It's painful. Sometimes it gives me peace now to think about her
last few times that we were with her na, she was mamano ko, and then she would kiss me, and then parang bata na ako na, okay, papakiss ako, gano'n. And it's really kind of, I remember her that way, as a Lola, na, and I thank her for my life, of course, and my dad's life, and our family's life. Without her, I wouldn't be here. My dad wouldn't be part of this world. My family wouldn't be here. So thank you, Lola, Mommy, for taking care of us and for your love and also for your advice. So I ko, wow, alam niya ba ang mga kailangan sa mundo ko. Thank you, Bala. And I love you. Kung words of remembrance, ay napakahaba siguro yung pwede ko i-share. Siguro pick up ko lang yung portion that si Mama has really touched others' lives. Doon sa panahon na she's already bedridden. Yung portion na yun na nakaka-surprise kasi nga ako. For a very weak and ailing person, I think alam niya naman na pauwi na siya. Kasi yung mga sabihin natin yung kung hindi mo tayo naniniwala, pero yung mga sumusundo, kasi nakikita niya na yung mga yung presence, yung mga nauna na like siyempre si daddy tapos yung mother niya pero all the while akala ko maaaring yun na lang yung focus ng kanyang kanyang mind pero hindi pala meron pala mga moments idol po sa mga ng caregiver na si mama pa yung nagbibigay ng mga advice. Tapos yung mga buhay ng mga susunod na generation, yun po yung inaalala din niya. So maraming salamat po sa inagahan. Kahit po konti po tayo lang niya po sa bander, limited yung ating ito sa mga ating attendance. At yet, ito, sa virtual at saka po sa mas malawak pa natin fellowship virtually ay na-express po natin yung ating yung pagmamahal, concern. Yung siguro yung makikita kong maitulong ng pandemic sa atin. Dahil na hindi tayo makapunta, madalaw, inabawal pa rin po yung hugs and kisses. So, kailangan talaga gumawa tayo ng paraan para ipadama natin yung ating love sa isa't isa. Saka, itong journey ni Mara talaga has helped us, has taught our family no, kahit na madumami sa roller coaster. Ngayon tayo, sino ba ba magpapunan ko din kami? So, pinahalagahan namin talaga yung aming pamilya. Yung bond namin sa isa't isa. At saka, alam namin na marami na din hindi nagawa para kay Papa. Pero alam namin na lahat ng mga tinuro niya sa amin, ay babaunin namin yun. No? As we journey also
in this life, we have to move on. We really have to move on. At alam po, kayo po lahat dito at marami pa po ba yung tumulong sa amin at tumulong pa rin sa amin para pagpatuloy natin ang buhay sa amin. So, hindi po, marami salamat sa inyo at tuloy po ako nito sa isang buhay po na aming nakakal na hear our prayers and comfort us. Renew our trust in your Son, who you raised from the dead. Strengthen our faith that all your people who have died in the love of Christ will share in his resurrection, who lives and reigns with you now and forever. May we and those who have departed be blessed with the benefits of Jesus' death and resurrection. Let us look with faith to the day when Jesus will return and we will enjoy the fullness of your promises for eternity. Lord, thank you for the life of your child, Felicitas and Son Panto. Thank you for her family. Thank you for her friends, her loved ones. And now, as we depart from this place, experience the benediction and the blessing of our Lord and Savior Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tayo narito ngayon sa kanyang natungan, ito rin ang kasiyatan at kasumpayan.
Walahanin natin ang mga katagang ito mula sa banal na kasulatan. Sabi po, ngayon din naman ang pananampalataya ang ating pinagtibay ay nagpapahayag na sino mang sumasampalataya sa kanya kailanman ay hindi siya mamamatay. Tiyak at tapat ang pangako na makatwid ang kaluluwa ng ating kapatid na Felicitas, ng Son Espanto ay pumasok na sa buhay ng walang hanggan. Kung magkagayon, ay napagtantunan natin ngayon ang isang katagumpayan. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Yamang ang kaluluwa na namatay, pumasok na sa walang hanggan. At ang kanyang katawang lupa na hiram sa Diyos ay ating ilalagak sa dakong kanyang kalalagyan. Atin ngayong pagtatagubilin ang kanyang katawan, lupa sa lupa, alabok sa alabok, abo sa abo. At palangin naman ng Diyos, buhay ang bawat isa. Mga iyon ang gabi. Para ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Ay nalangin. Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sa isang buhay na iyong pinagpala, sa isang buhay na naging makahulugan, hindi lamang para sa kanya, kundi sa kanyang buong sambahayan at mga kaibigan at mga tao nakakakilala sa kanya. Tunay na kami pansamantalang maghiwalay, subalit sa iyong panahon, Panginoon, kami muli magkakasama-sama. Ngayon pa man, iwanan mo sa sambahayan ang kapayapaan, ang kagalapan, patuloy na tibay ng kasamahan bilang isang pamilya. At ngayon, taglayin ang pag-ibig, pagkasip, pagkalinga ng ating isang Diyos na ating manlilika. Tagapagligtas at iwang patnubay mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Trials should